Magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa aklat po ng Marcos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 11 at simulan natin ito verses 1 to 11. Na ito po ay may kaugnayan po sa matagumpay na pagpasok ng Panginoon. Ang pagpasok ng tagumpay. Ganito po ang sabi sa verse 1 hanggang 11. Nang malapit na sila sa Jerusalem, sa may Betfage at Betania, malapit sa bundok ng mga olibo, sinugo ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. At sa kanila sinabi, pumunta kayo sa nayong nasa tapat ng ninyo at kaagad sa inyo, inyong pagpasok doon ay matatagpuan ninyo ang isang nakataling batang asno o isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ng tao. Alagan at kunin ninyo iyon. At kung may magsabi sa inyo bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyo, kailangan ito ng Panginoon at ipadadala niya agad ito. Umalis sila at kanilang natagpuan ang batang asno na nakatali sa pintuan sa labas ng lansangan at kinalagan nila ito. Ang ilan sa nakatayo roon ay nagsabi sa kanila, anong ginagawa ninyo na inyong kinakalagan ang batang asno? At sinabi nila sa kanila ang sinabi ni Jesus at kanilang pinayagan sila. Pagkatapos, tinala nila ang batang asno kay Jesus at inilagay nila sa ibabaw ng batang asno ang kanilang mga balabal at siya'y sumakay roon. Maraming tao ang naglatag ng kanilang balabal sa daan. At ang gabay naglatag ng mga sanga na kanilang pinutol mula sa mga bukid. Ang mga nauna at ang mga sumusunod ay nagsisigawan, Hosana, mapalad ang dumating sa pangalan ng Panginoon. Mapalad ang dumarating na kaharian ng ating amang si David. Hosana sa kataas-taasan. Pumasok siya sa Jerusalem at pumunta sa templo. Nang matignan niya sa palibot ang lahat ng bagay, palibas ay hapon na, pumunta siya sa Betania na kasama ang 12. Ito po ang salita ng Panginoon na ating pong pinamagatang ang pagpasok ng tagumpay. Ang pagpasok ng tagumpay. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, tanging kayo lamang ang makapagbibigay sa amin ng unawang espiritual sa inyong mga salita. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maunawaan namin ang kahulugan nito at huwag kaming magkaroon ng iba't ibang paniniwala at interpretasyon na sa kamalian ito'y aming nilalapat sa hindi namin nalalaman. Tunay, Lord, na ang aming pananampalataya batay sa katotohanan ng inyong salita na malinaw naming naunawaan at hindi po lumdag sa dilim kung ano-ano lamang. Kaya, Lord, tulungan niyo kami na mapatibay ang aming pong pananampalataya. Itong aming dalangin sa pangal ng Panginoong Jesus. Amen. Now, ito pong aklat na ito, ito po yung kasaysayang ito, Mark 11, ay naganap sa Jerusalem. At ang kalagayan po rito ng Panginoon ay nasa, sila po ay nasa pagitan ng Betfage at Betania sa kalagitnaan ng Jericho at Jerusalem at sila ay patungo na sa Jerusalem. At ang Matthew chapter 11 ay naganap nga dito sa Jerusalem mula dito hanggang sa muli niyang pagkabuhay, mangyayari po ang kasaysayan na nagaganap sa napakahabang 8 araw na pangyayari. Sa loob ng 8 araw na parang tila napakahabang panahon ang mga nangyayari dito. At ang unang araw na sinabi rito sa verse 1 to 11, inaalala ito bilang linggo ng palaspas. At dito ang mga tao, sila po ay kumuha ng kanilang mga sanga ng kahoy na puno ng dahon at ito'y kanilang winawagayway sa pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Now, ginawa ng Panginoon ang matagumpay na pagpasok sa lungsod. Sinamahan siya ng pulutong ng mga tao. Napakaraming tao nagsisigawan. Dala ang kanilang mga sanga. At ito nga'y palaspas na ginagawa rin sa ating panahon hanggang ngayon na hindi alam ko bakit mayroong palaspas. Anong kahulugan nito? Ang alam nito ay pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem.
na habang ang Panginoon naman dito ay nakasakay sa asno, sa isang bisirong asno o batang asno na hindi pa nasasakyan. Na ang kalagang pangyayaring ito ay hindi naunawaan ng mga disipulo, maging sa ating panahon ngayon, pero sa kalaunan, naunawaan nila ang katotohanan ito nang ang Panginoon po ay muling nabuhay at siya inakyat sa langit. Tingnan niyo ang sabi sa John 12:16. Sa simula, ang mga bagay na ito hindi naunawaan ng kanyang mga alagad. Ngunit nang si Jesus ay niluwalhati na, ang Panginoon ay naroon sa langit at niluwalhati, sa kanila naalala na mga bagay na ito ay sinulat tungkol sa kanya at nangyari ang mga bagay na iyon sa kanya. Sa mga katwid, lahat po na nangyayari ito sa ating Panginoon tungkol po sa linggo ng palaspas, ito po ay katuparan po ng banal na kasulatan. No, sa pakinabang sa pagbabalik-aral at karagdagang pahayag ng kasaysayang ito, tingnan natin ang ilang mga dapat nating makita ito. Una, tingnan natin ang pangyayari. At ikalawa, tingnan natin ang obserbasyon na ating pong makikita. Una po sa pangyayari. Sa pangyayari po rito, mayroon pong paghahanda. Inihanda ito ng Panginoon sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. At ano pong paghahanda? Tingnan nyo sa verse 1 hanggang 6. Nang malapit na sila sa Jerusalem sa may Bethphage at Bitanya, doon pa lamang, no? Sa maliit na bayang ito, nayong ito, mula sa Jericho hanggang sa Bethphage at Bitanya, bago dumating ng Jerusalem, malapit sa bundok ng Olibo, sinugo ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. At sa kanila sinabi, pumunta kayo sa nayong nasa tapat niyon at kaagad sa inyong pagpasok doon ay matatagpuan ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng tao. Kalagan at kunin ninyo ito. Ayon. At kung may magsabi sa inyo bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyo kinalangan ito ng Panginoon at ipapadala niya agad rito. Umalis sila at kanilang natagpuan ang batang asno na nakatali sa pintuan ng labas ng lansang at kinalagan nila. Ang ilan sa nakatayo roon ay nagsabi sa kanila, anong ginagawa niyo na inyong kalagan ang batang asno? At anong sinabi nila sa verse 6? Ang sabi ng mga alagad, at sinabi nila sa kanya, sinabi ni Jesus at kanilang pinayagan. So makikita natin ito, ang paghahanda. Ang mga disipulo ng Panginoon ay dumating patungo sa Jerusalem. Sa pagitan po ng maliit na nayon na magkatabi sa Bethphage at Bitanya, sa pagitan naman ng dalawang malalaki, Jericho at Jerusalem. At mapapansin natin, iniutos dito ni Jesus na kumuha ng isang bisiro. Na, tanda natin, alam ng Panginoon na mayroong nakataling bisiro doon sa unahan, sa Jerusalem. At sinabi ng Panginoon, kunin ninyo ito. At kung may magtanong, eh, sabihin nyo ang kailangan ng Panginoon. At ginawa nga nila ang mga bagay na ito. Ito po'y tinatawagin sa English na foreknowledge. Ibig sabihin, nauunang kaunawan o nakikita ng Panginoon ang nasa unahan. Alam ni Jesus na papayag ang may-ari kapag kinalagan nila ito. Hindi sila paratangan na magnanakaw. Sabagat yun po ay katuparan ng lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan sa lumang tipan. Ito'y propesiya na mangyayari. Kinuha ng dalawang alagad ang bisiro at pinayagan sila na ito'y dalhin kay Jesus. At pagdating kay Jesus, ito na magsisimula ng kanyang pagpasok sa Jerusalem, isang matagumpay sapagkat ito'y pinagbubunyi ng napakaraming tao. Na tingnan natin paano sila pinasakay. Ang sabi sa verse 7, pagkatapos dinala nilang batang asno kay Jesus at inilagay nila sa ibabaw ng batang asno ang kanilang mga balabal. Hindi nila alam ng mga alagad nito na ang kanilang ginagawa ay katuparan ng propesya sa lumang tipan. Mapapansin natin mamaya. Nilagay nilang kanilang balabal doon sa likod ng asnong ito na alam natin pag sinabing asnong hindi pa nasasakyan, ito po ay wild. Ito'y nagwawala. Ito'y lumulundag at siyempre nakikiliti pa sa likod. Pero nung ilatag nila ang kanilang mga balabal at sumakay ang Panginoon, napakaamo po ng asnong ito. Na alam ng asmo kung sino itong nakasakay sa kanyang likod. Walang iba kundi ang Panginoon na may likha ng lahat ng bagay. At kanilang pinasakay si Jesus dito. Mapapansin natin, kay Mateo po, ganito po ang pagkakasabi. Mateo 21:2.
na sinasabi sa kanila, pumunta kayo sa kasunod na nayon at kaagad ninyong matatagpuan ang isang babaeng asno. Na tignan nyo, babaeng asno na nakatali na may kasamang isang batang asno. Sa makatwid, babae at maliit na asno, ito ay mag-ina. Kalaganin nyo sila at dalhin ninyo sa akin. Na pagdating sa verse 7, dinala nila ang asno at ang batang asno at nilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga balabal at inupuan niya ang mga ito. Napansinin ninyo, kasama po pala ang nanay ng asno, ng bisiro. Ano kaya ang dahilan? Marahil pinapanatag ng nanay yung kanyang anak na asno para sinasabi, anak, napakapalad mo sapagkat ang sasakay sa iyo ang hari ng mga hari. So malamang pinakalma. So may kita natin sa pagkilos po ng Diyos, lahat po ay sumusunod sa Kanya. Lahat ay umaawit ng papuri sa Kanya. Lahat ay lumuluhod sa Kanya bilang pagkilala na siya ang Diyos, Panginoon ng Panginoon, hari ng mga hari na may likha ng lahat ng bagay. Nakita nyo. Pero may kita natin sa mga tao, hindi nila itong ginagawa. Now, pagdating doon sa umupo ng Panginoon, nagsimula na siyang lumakad, ang bisero dahan-dahan na buong-buong amo kapayapaan ang kanyang paglakad. Pagdating po roon sa Jerusalem, mapapansin natin sa verse 8, ang sabi po, maraming tao ang naglatag ng kanilang balabal sa daan at ang iba'y naglatag ng mga sanga na kanilang pinuto mula sa mga bukid. Talaga namang naghihiyawan ang mga tao ito at nilatag nila ang kanilang mga balabal sa daan na dadaanan ng asno na kasakay ang Panginoon. Hindi nila alam na mismong ito ay may 1,000 taon na nakakaraan eh nakasulat na ito na ganito ang kanilang gagawin. Alam niyo, kuminsan mga kapatid, maging sa ating ginagawang kasamaan, ito ay nakatala ng Panginoon. Tinakda na ito na gagawin mo at anong gagawin mo sa bagay nito. Kaya hindi ang ating kasalanan po ay hindi nagkataon, ito'y sadyaan nating ginagawa. Now, ito po ay isang pangyayari na kung saan hindi natin nalalaman, hindi nalalaman ng tao na ito po ay isang propesiyang mangyayari sa paghahay po ng ating Panginoon. Tingnan niyo ang sabi sa John chapter 12 verse 13. Sila'y kumuha ng mga palapa ng puno ng palma at lumabas upang sumalubong sa kanya na sumisigaw, Hosana! Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon ang hari ng hari ng, ano pong sabi? Ang hari ng Israel. Now, pansinin natin, marami pong pumupuri sa Panginoon. Nagsisigawan sila. Hindi magkamayaw ang ilang kanilang kagalakan na sumisigaw, naglulundagan, winawagayway ang kanilang mga palaspas at inilalatag ang kanilang mga baro. Wow! Napakasaya nito. Talaga namang nandun ang lahat ng kagalakan. At ang sabi sa verse 9, pumupuri sila, verse 9 hanggang 10, ang mga nauna at mga sumusunod ay nagsisigawan, Hosana! Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Na alam nila ang ibig sabihin noon, Hosana, alam nila. Sapagkat ito yung mga Hudyo, alam nilang kahulugan ng Hosana. Mapalad ang dumarating na karian ng ating amang si David. Alam na nila na ito nang pagdating ng karian ng kanilang amang si David. Hosana sa kataas-taasan. Now, hindi basta ito Hosana na pagpupuri. Ang ibig mong sabihin ng Hosana, si iligtas nyo kami, Panginoon, iligtas nyo kami, O Diyos. Tinanong sa 118 verse 25 to 26. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo, ikaw ay magligtas. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo, magsugo ka ng kaginawan. Yung po ibig sabihin ng Hosana. Ipinapakiusap namin, Panginoon, ikaw ay magligtas sa amin. Sa verse 26, mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pinupuri ka namin mula sa bahay ng Panginoon. Mapalad daw siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, nasa kanila na ang kapalaran. Silang lahat ay mapalad. Sumisigaw sana. Ito ang sigaw ng lahat. Nananawagan. Hosana sa kaitaasan. At pagkatapos pumasok si Jesus, sa verse 11,
Pumasok siya sa Jerusalem at pumunta sa templo. Nang matignan niya sa palibot ang lahat ng bagay, palibhas ay hapon na pumunta siya sa Bitanya na kasama ang 12. Agad na pumasok ang Panginoon sa Jerusalem. Tinignan niya ang palibot sa templo, lahat ng palibot. Malalaman natin kung ano makikita na nakita niya sa susunod nating pag-aaral. Nakita niya lahat, pero wala na siyang panahon para gawin kung anong nararapat gawin sapagkat yun ay hapon na, kailangan niya ng magpahinga. Kaya siya ay pumunta sa Bitanya na kasama ang 12. Mga kapatid, ang mga tao rito ay nagsisigawan. Anong kahulugan nito? Marami pong kahulugan nito sa ating panahon. Ginagawa nila ang palaspas, linggo ng palaspas, namumutol sila ng mga palaspas, mga dahon ng nyog, at ginagawang dekorasyon kung anong ginagawa, at iyan ay winawagaywan nila, pinabibindetahan nila, sapagkat ano pong kapangyari meron dyan? Ang sabi nila, ito rin magpapalayas ni demonyo, ito raw ay pagpaswerte sa bahay kung meron kang palaspas, at pagdating ng Kwaresma, tuyo na yung mga palaspas, susunugin ng mga parit, gagawing agyo, at siya namang pangguguhit dito sa noo. Ito po'y wala po sa totoong kahulugan, sa totoong aplikasyon ng pagdating po ng tagumpay sa Jerusalem ni Yesu Kristo. Yan po ay pawang superstitious belief. Kaya sabi nga ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 15 verse 7 hanggang 9, mapagkunwari, sila po'y tumatawag sa akin sa kanilang mga labi, pero ang puso nila ay napakalayo sa akin. Kaya ang pagsamba ng mga taong ito ay wala pong kahulugan. Hindi po tinatanggap ng Panginoon. So yun po yung pangyayari, mga kapatid. Now, tignan natin sa salaysay na ito ang ilang obserbasyon. Unang-unang obserbasyon dito, yung katuparan po ng propesya. Yung katuparan ng propesya. Ipinaliwanag ni Mateo, sa sulat ni Mateo, ng lahat ng ito ay bilang katuparan sa hula. Sa hula, may 800 taon na ang nakakalipas. Ganito pong sabi sa Matthew 21:4-5. Nangyari ito upang matupad ang sinabi sa pamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng Zion, tignan mo, ang iyong hari ay dumarating sa iyo, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Lahat ito ay nangyari sa kanila, pero anong ginawa ng mga tao? Hindi nila kilala si Jesus. Hindi nila tinatanggap si Jesus, at ngayon, tila naisagawa nila ang sinasabi sa banal na kasulatan na ito ng Mesiyas, at sila ay nagputol ng mga sanga, pero wala sa kanilang puso, wala sa kanilang hinuha na ito na. Ang alam lang nila, ito na marami na gumagawa nito, ito na marahil ang Mesiyas. Zechariah chapter 9 verse 9, magalak ka ng husto o anak ng babae ng Zion, sumigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem, narito, ang iyong hari ay dumarating sa iyo, siya'y matuwid at magtagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Ito na, nakita na nila, ito na yung hari nila. Pero itong araw na ito, yung sandaling ito, doon lang sila nagsusumigaw. At alam natin pagkatapos ito, panibagong sigaw ang kanilang sinisigaw at ang sabi, ipako sa krus. Napakarami pong tao nagdiriwang pagdating po ng palaspas, pagdating ng Kwaresma, pagdating ng kapanganakan ni Jesus, nagbubunyoy sila dahil sa pagdiriwang lamang, pero wala po sa puso ang Panginoon sa kanilang buhay. Yan po'y pawang pagkukunwari. At dito po yung mga totoong alagad, hindi rin alam, tulad din natin, kumisan tayo nagagaya, natutulad sa mga taong walang malay, kaya tayo napapahamag dahil kakulangan natin ng kaalaman tungkol sa Diyos.
Kailangan nating makilala ang Diyos at paano to ay tumibay, paano tayo makakalakad sa Espiritu at tumibay sa panampalataya kung hindi natin kilala ang Diyos. Kailangan kilala natin ang Diyos sa kanyang mga katangian, sa kanyang attributes, sapagkat sa ating pong pagkakilala sa kanya, doon lamang lumalakas ang ating panampalataya, doon tumitibay ang ating panampalataya. Pero kung wala po tayong matibay na panampalataya, paano tayo makasisigaw ng hosana, ng masaya, ng talagang nagluluntagan? Lahat ng ginagawa natin ay pawang labi lamang. Tulad ng mga alagad, hindi lang maunawaan. Pero bandang huli, kalaunan, naunawaan nila ng lahat ng ito ay dapat mangyari. Tinitignan ng ilan ang maikling pagbisita ng Panginoon sa templo bilang katuparan ng propesya, Malakay chapter 3, verse 1. Narito, sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa inyong templo. Biglang dumating sa kanilang templo. Ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Napansin pa nila yun. Dumating ang Panginoon sandali lamang sa templo at agad umalis sapagkat niya wala ng panahon, hapon na. Pero anong nasa isip nila? Kabisado nilang banal ang kasulatan, pero hindi nila naunawaan ng espiritual na kahulugan. Nakita natin ang katuparan ng propesya. Marami pong tumutupad ng propesya na hindi nila alam. Mahalaga po na tayo tumutupad sa banal na kasulatan dahil alam natin, unawa natin ang ating naunawang salita ng Diyos. Diyan po nababatay ang pananampalataya. Ikalawa, tignan natin ang ilang obserbasyon, kalikasan ng karian. Ano bang karian ng ating Panginoon? Lahat ng kilos, lahat ng ginagawa ng mga tao, sumasalamin lamang sa isang messianic hope. Ito'y lumalarawan sa messianicong pag-asa ng lahat ng tao. Tingnan nyo sa ating text, Mark chapter 11, verse 10, mapalad ang dumating na kaharian ng ating amang si David. Hosana sa katastasan. Mapalad po ang pagdating. John 12:12, ang sabi, kinabukasan ng mabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay darating sa Jerusalem, sila ay kumuha ng mga palapa ng puno ng palma at lumabas upang sumalubong sa kanya na sumisigaw, Hosana! Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon ng Hari ng Israel. Alam niyo pa yung araw na ito? Ito yung tauna nilang pagtitipon, mga kapatid. Kaya punong-puno po ng tao ang buong Jerusalem na nakita nila mismo sa kanilang mga mata. Nagwawagayway sila ng kanilang mga palamuti, mga palaspas. And yet, hindi magtatagal kinabukasan. Isisigaw nilang ipako sa krus. Napakalungkot po, mga kapatid, sapagkat kilala nila si Jesus sa kanyang paggawa ng mga himala. Pinipilit pa nga nilang maging hari na itong si Jesus upang siya ay ilagay sa trono bilang kapalit ng hari ng Romano. Di ba? John 6:15, nang mahalata ni Jesus na sila'y lalapit at pipilitin siyang gawing hari, siya ay muling umalis, nag-iisa patungo sa bundok, tinanggihan ng Panginoon sapagkat ang karian ng Panginoon ay hindi po tulad ng karian ng sa lupa. Maraming naghahanap sa Mesiyas bilang kanilang pag-asa sa pagkaalipin ng dayuhang bansa, sa pagkaalipin ng kanilang politika at ano pang mga gusto nilang maging magkaroon ng physical na hari sapagkat yun ang pag-asa nila. Pero nilinaw ito ni Jesus na ang kanyang karian ay wala sa lupang ito sapagkat ang kanyang karian ay spiritual. Ang mga Pariseo ay itong kanilang paniniwala. Luke 17:20-21. Palibhasa, tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang karian ng Diyos. Kanyang sinagot sila, ang karian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaang nakikita. At di rin nila sasabihin, tignan ninyo narito o naroon, sapagkat masdan ninyo ang karian ng Diyos ay nasa inyo. Nandiyan na sa inyong harapan si Jesucristo, sapagkat kung nasaan si Kristo, naroon ang karian, at kung saan ang karian, naroon si Kristo ang hari nito. Pero ang mga Pariseo, bulag,
maging si Pilato. Tanda natin, lulitisin ng Panginoon, si Pilato po sa John 18:36, ganito ang sabi, mga kapatid. John 18:36, sumagot si Jesus, ang karian ko ay hindi mula sa sanlibutan ito. Kung ang karian ko ay mula sa sanlibutan ito, ang aking mga tauhan ay makikipaglaban sana upang ako'y huwag magbibigay sa mga Hudyo, ngunit ang aking karian ay hindi mula rito. Napakarami pong tao, mga leader, marataas na leader, na magkaroon po ng physical na leader upang maghari at sila'y pagharian. At ito rin nilinaw din ni Pablo sa atin ngayon. Kuminsan kasi sa atin kapag magandang iglesia natin, magandang ang building natin, ito na ang karian ng Diyos. Pagka maraming pagkain, pagka busog tayo, ito, nandito tayo sa karian, tayo pinagpala na. Now, tanda natin sabi ni Pablo sa Romans 14 verse 17, sapagkat ang karian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu. Yung po totoong karian ng Diyos. Hindi po dahil tayo nananagana, mayaman, maraming pera, maraming sasakyan, may bahay, o di kaya iglesia, napakalaki ng building, napakaraming miyembro. Hindi po yan. Ang totoong karian ng Diyos ay nagahari ang katwiran, ang kapayapaan at kagalakan sa Espiritu. Yan po totoong karian ng Panginoon. Sapagkat yun po ang mga tao ng Diyos sa kanya pong karian sa langit. 1 Corinthians 15:50, mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng karian ng Diyos. Ni may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng physical pagharian ng Diyos. Flesh and blood, hindi po dyan pagharian ng pagharian ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng katuwiran, kagalakan at kapayapaan. At tanda natin, ang pagpili po ni Jesus sa asno, pinili ni Jesus talaga ang asno, ito po ay nagpapaiwatig lamang ng spiritual nature ng kanyang karian. Karniwan kasi sa mga hari, pinipili ang pinakamaganda at makapangyarihang kabayo. No? Talagang grabe, talagang lahi ng kabayo, molang-mola. At itong sinasakyan ng isang hari. Ito ay tumutukoy o nagpapaiwatig ng digmaan at kapangyarihan. Talagang mabantog yung gusto ng tao, yung ganong klaseng hari. Subalit kay Jesus, bisirong asno, tanda ng kapayapaan, angkop sa katangian ng kanyang karian. Ang sabi nga sa Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapagpayo, makapangirihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kapayapaan, mga kapatid. Kung nasaan po ang kapayapaan, naroon po ang Espiritu. Sapagkat kung nasaan ang Espiritu, naroon ang kapayapaan. Ano bang iglesia natin? May kapayapaan ba? May kagalakan ba sa Diyos, sa katotohanan ng salita ng Panginoon? Pero ang kagalakan at kapayapaan ninyo ay batay sa mga blessing, sa mga pagpapala. Mga kapatid, ang sinasabi ni Pablo, hindi po sa pamamagitan ng pagkain ang karian at paghahari ng Diyos, kundi sa katwiran, kagalakan at kapayapaan. Natingnan pa natin ang obserbasyon. Unang, katuparan ng propesya. Kalawa, ang kalikasan ng karian. Ngayon, tingnan natin ang pagpupuri ng maraming tao. Napanapanabik talaga yung sandaling ito. Lahat, mga kapatid, mapapatayo ang balahibo ng bawat tao rito na nagsusubigaw, nagsisigawan sila. Husana! Ako, hindi ako nakasama doon sa mga declaration meeting ng mga kandidato. Napapunod ko lamang sa TV. Pagka nagsisigawan yung mga tao, nakakapangirapo talaga, mga kapatid, napapayak ng marami sa tindi ng kagalakan, hiyawan, sigawan. Talaga, sinisigaw ang pangalan ng kanilang kandidato. Kapanapanabik sa araw na yon. Para bang buhay ng pag-asa, eto ng pag-asa natin, ang saya-saya. Pero higit sa Panginoon sa time nito, buong Jerusalem, parang lumilindol sa pagpupuri sa Kanya.
papuri umabot sa eternal high pagkatapos ng kanya pong pagpasok doon. Lalo na sa kanya pong pag-akyat sa langit. Pag-akyat sa langit ng Panginoon, tingnan niyo ang sabi sa Revelation chapter 5 verse 8 hanggang 14, mga kapatid. Ganito ang pagkakasabi no, umakyat ng Panginoon. Pagkakuha niya sa aklat ang apat na ilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may alpha at mga mangkok na ginto na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal at sila ay nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay karapat dapat kumuha sa aklat na magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ang pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. At ang sabi sa 10, at sila'y iyong ginawang isang karian, mga pare, para sa aming Diyos, sila'y maghahari sa ibabaw ng lupa. Nakita ko at narinig ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng trono at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda na ang bilang nila ay milyon-milyon at libo-libo na nagsasabi ng may malakas na tinig, ang kordero na pinaslang ay karapat dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kalulatian, at kapurihan. Mga kapatid, tingnan nyo ang pagkakasabi dito. Verse 13, at ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nagsasabi sa kanya, sabi sa kanya nakaupo sa trono sa kordero at sa kordero ay ang kapurihan, karangalan, kalortihan, kapangyarihan, magpakailanman at ang apat na nilalang na buhay ay nagsabi, Amen! At ang matatanda ay nagpatira pa at sumamba. Ito po mga kapatid, dito pa lamang sa lupa ipinapakita na ang dakilang karangalan ng ating Panginoon lalo na pagdating sa pagtanggap niya roon sa langit na uupos sa trono. Kaya nga mga kapatid, ito po'y lumalarawan sa ating pong Panginoon sa kanyang matagumpay na pagpasok doon sa karian ng Diyos pagkatapos na siya po'y paslangin ng mga tampalasan sa lupa, siya po'y binubog, siya po'y inapi, siya ay sinugatan, siya ay sinampal, siya ay sinuntok. Ngunit sa pagkatapos nito, papasok siyang matagumpay doon sa kanyang karian, sa trono na uupo at ang lahat ng nilalang sa langit at sa lupa ay magsisigawan purihin ang kordero ng Diyos. Kaya ngayon pa lamang mga kapatid, maaari na tayo makiisa sa pagpupuri kay Kristo sa bawat araw ng Panginoon at maaari tayong umasa sa pagpupuri kay Jesus sa kanyang pagbabalik kapag tayo'y luluwalhatiing kasama niya. Ang sabi nga sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, subalit ngayon ay nahayag sa pamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ano pong sinasabi nito mga kapatid? Ito po yung araw na ito. Yung po yung larawan at pangyayaring mangyayari sa Jerusalem na ang matagumpay na pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem at siya rin matagumpay na pagpasok ng Panginoon sa ating pong panahon, sa ating daigdig, sa kanyang muling pagbabalik. Yan po'y larawan na yan. Marami pong nagtataas ng mga palapas, hindi nila alam, mga hindi mananampalataya, mga nagpupuri lamang sa kanilang mga labi, pero wala si Kristo sa kanilang mga puso. Mapagkunwari, sila po ay darat na ng Panginoon ng hukom. Subalit sa mga totoong naghihintay, sila po'y magpupuri sa pagbabalik ng Panginoon. Now, nakita natin, ito po'y lumalarawan sa matagumpay na pagbabalik ng Panginoon muli sa buhay po natin, sa lahat po ng mga naghihintay sa Kanya. Hindi siya upang ialay muli ang kanyang sarili para sa kasalanan tulad ng ginawa niya sa kanyang unang pagparito, unang pagpasok niya sa Jerusalem, ngunit upang mag-alok ng walang hanggang kaligtasan para sa mga naghihintay at sumasampalataya sa Kanya. Ito yung sabi sa Hebrews 9:27-28, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami at magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Mga kapatid,
Dito po sa unang pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem, ang mga tao rito ay naghintay para magpuri, magpalaspas, maglatag ng kanilang balabal. Pero marami po sa kanila ang papasok po sa kapamakan. Ngunit yung mga naghihintay ng kanyang muling pagbabalik, siya lamang ang magagawaran ng buhay. Maranasan nila ang buhay na walang hanggan na kanila pong naranasan na ngayon sa kasalukuyan. Ang sabi po sa 2 Timothy, Thessalonians 1 verse 7, at kayo mga pinahirapan ay bigyan ng kapahingahan kasama namin sa pagpapayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalikasan. Kalakasan. Nakita nyo, marami pong nagtatas ng palaspas pero patungo sila sa kapamakan sapagkat hindi sila sumasampalataya at sumusunod sa ebanghelyo ng Panginoon. Naunawaan ba nitong mga taong ito pagdating ng linggo ng palaspas, namimili mahal ang mga ginagawang palaspas, susunugin. Pero ang kahulugan yan, walang silbi yan. Kaya habang hinihintay natin ang kanyang matagumpay na pagpasok sa huling araw, sa kanyang muling pagpaparito, mga kapatid, paglingkuran natin siya ng tapat sa kanyang karian. Dito pa lamang sa iglesia, hindi na tayo nagiging tapat, hindi na tayo sumasamba, hindi tayo umatin sa mga pagtitipon, hindi tayo umatin sa pulong panalangin, binabalewala natin, mas pinapalagan natin ang ating trabaho, ang kumita, samantalang minsan lamang hinihingi ng Panginoon na siya'y purihin at siya po'y ating kapilingin sa pamagitan ng salita niya, pero mas higit natin binibigyan ng kung ano yung pansarili natin, hindi po kayamanan pagkain ng karya ng Diyos, kundi katuwiran, kagalakan, at kapayapaan sa Espiritu. Naunawaan niyo ba yon? Hanggang ngayon, pangalawang option yun na lamang ang Panginoon sa kanyang gawain, sa pulong panalangin. Mas malagang busy kayo sa trabaho, mas malagang magpahinga kayo sa bahay kaysa umatin sa mga pagpupulong, sa pagsamba. Yan ba sinasabi natin, nagpupuri tayo sa Diyos? Eh, wala tayong pagkakaiba dito sa mga taong ito na libo-libong nagtataas ng palaspas, naglalatag ng balabal, pero ang kanilang pagsamba sa Diyos ay pawang labi lamang at malayong kanilang puso. Nawa, kung kilala natin ang Diyos, gawin natin ang pagkakaalam natin sa Kanya sapagkat yun ang udyok ng totoong pananampalatayang puno ng kaunawaan ng salita ng Diyos. Ang espiritual na karian ng katwiran, kagalakan at kapayapaan. Sasalubungin natin siya at tayo magdiriwang sa kanyang muling pagbabalik. Kaya ang sabi ng sa Lucas 19:38, mapalad ang hari na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, kaluwalhatian sa katataasan. Bakit po? Sapagkat may mga naghihintay sa Kanya na totoong mga mananampalataya na higit na pinalagahan ang kariang espiritual at ang hindi pagkain, pera, kita, trabaho, kundi nag-aalay ng kanilang panahon para bigyan ng luwalhati ang Diyos sa pagtitipon sa Kanya. Ikaw ba yan? Tayo manalangin. O dakilang Diyos, banal kat makapangyarihan sa lahat. Napaka biyaya po ng inyong mga salita na tinuturuan niyo kami ng tamang kaunawaan. Ang banal espiritu ang nagturo sa amin upang buksan ang aming isipan at ibaba ang aming sarili, isatabi ang aming sariling karunungan at magpasakop sa inyong salita sapagkat salita niya lamang makapagbibigay sa amin ng katuwiran, kagalakan, kapayapaan sa Espiritu. Salamat po, Ama, na habang nakikilala ka namin, tumitibay po ang aming pagmamahal sa inyo. At habang tumitibay ang aming pagmamahal sa inyo, Lord, lumalakas po ang mga hadlang sa aming pong pananampalataya. Tulungan niyo kaming maging matagumpay.
In Jesus' name we pray.